Sobrang bait talaga ng kaibigan ko. Biruin nyo, sabi niya sa amin, feel at home lang daw kami sa bahay nila. Kaya naman si Mr. feel na feel niya yung pagkakaupo niya sa upuan niya. Meron din nga palang ipinakita sa akin si Myra na talaga namang nagustuhan ko. Ito ay yung Flexor Recovery. Isa siyang napaka-powerful muscle massager. Meron siyang kasama na tatlong klaseng pang-massage na pwede mong pagpalit-palitin. At napakadali niya lang gamitin dahil meron siyang button sa likod na pipindutin mo lang at aandar na siya agad. At meron ka din makikitang tatlong ilaw para malaman mo kung gaano kalakas yung pangmasahe. Depende sa'yo kung gaano kalakas ang gusto mo. At syempre, kailangan din natin yung subukan. Ikprobire. Yung sobrang lakas. Wow, ang sarap! Sabi ko kay Mr. magpapabili ako nito. Kailangan ko talaga to. Sabi ko kay Mr. hindi ko na kailangan ng Thai massage. Ito na ang kasagutan sa sumasakit kong balakang. Mabuti na lang talaga at napakita to sa akin ni Myra. Pagkatapos nga ay nag-almusal na kami dahil pupunta kami sa Wiesn München Oktoberfest. Hello, guten morgen. Guten morgen. Guten morgen, moin. Sumakay nga lang pala kami ng train dahil ang problema namin baka wala kami mapagparkingan. Dahil hanggang bukas na lang ang fest nila. Pagpasok sa loob, sobrang daming rides kang makikita. Kaya nag-iisip na rin kami kung ano yung sasakyan namin. Kaso lang, hinahanda ko talaga yung sarili ko kung kaya ko ba talaga. Pero parang feeling ko pag sumakay ako dito, masusuka ako eh. Sabi ko kay Mister, dito na lang kami sa bump car sumakay. Kaya lang ayaw niya kasi sabi niya pambata lang daw yan. Nagustuhan naman ni Luisa yung chicken hat. Kaya naman binili niya agad yun. Sa sobrang tuwa ni Myra, napapasayaw pa siya. O tingnan mo, ahalik pa yan sa hubby niya. O diba, napaka-sweet? O ayan, suot na ni Luisa yung chicken hat niya. Si Myra at Luisa ay naglaro muna ng dart. Ang galing ni Myra dahil nakasampung tama siya, kaya meron siyang nakuwang prize. Ang prize na nakuha niya ay yung cute na pony na keychain. Si Luisa at ang papa niya ay sasakay naman dito sa Tekno. Nakabili na sila ng ticket, kaya lang merong hindi magandang nangyari. Dahil unti-unti nang bumubuhos ang ulan. Kaya sa kasamaang palad, nag-decide na lang kaming umuwi at babalik na lang daw sila bukas. Pagka-uwi ng bahay, nag-decide na lang kaming maglaro ng jumbling tower. Ang sabi ni Myra, kapag natalo daw, lalagyan ng lipstick sa mukha. First time ko lang itong lalaroin, kaya expected ko na ako ang matatalo. Alam din ni Luisa na matatalo ko, kaya hinanda niya na yung lipstick. Paano bawal hawakan? Bawal mo hawakan. Eh, paano ko mauhugot kung hindi ko hawakan? Hindi siya pwedeng ganun-ganun yun, hawak-hawak. Mauhugot po siya na hindi magagalaw. Pwede din, no? Ito na lang. Kaila off sinong gupis mo. Ayun. Lumabas na siya. Kaya nabutin mo siya ng... Ay. Minipigilan ko talagang huminga habang ginagawa ko to. Pero hindi pa rin, natalo pa rin talaga nila ako. Inulit pa nga namin to ng 3 beses eh. Kaya lang wala talaga, hindi talaga ako nanalo. Mukha na akong vampira sa itsura ko. Ganyan talaga ang buhay. Minsan may natatalo, minsan may nananalo. May tagumpay, meron ding kabiguan. Pero sa bawat kabiguan na nararanasan natin sa buhay, ay meron din naman tayong natututunan. At iyon ang dapat natin gawing sandata upang magpatuloy tayo sa buhay at makamit natin ang ating tagumpay. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao!